Mapagpalang umaga sa lahat. Welcome sa ating Sunday Online Worship Service. The Life Giver Christian Family Ministries Incorporated is a Christ-centered, Bible-based, family-oriented community of believers. Worship with us online every Sunday 9 a.m. Sundan ang Facebook page, lcfmchurch.org, para sa iba pa nating church activities and updates. Huwag nating kalimutan magpalakasan, magpanalanginan at mag-aral ng salita ng Diyos. Attend your life groups via online, through Zoom or Messenger. Contact your life group leaders for arrangements. God loves a cheerful giver! For your tithes and offerings, you may deposit via BDO or GCash to this account. Oops! Have a break! Midweek kantahan, panalanginan at pakikinig ng mensahe ng Diyos tuwing Wednesday, 8 p.m. Sana Friday na! Sa mga nagtatrabaho, ito ang madalas na nasasabi. Ito ay buhat na rin ng pagod sa weekday work at hassle sa biyahe papunta at pauwi ngayong quarantine. Kaya para tayo ay magpalakasan, manalangin at matuto, we invite all young adults to TGIF Night, or thank God, it's Friday night, via FB Live or Zoom conference sa mga schedule na nakalista. Join the Lightline YA FB page to follow the updates. Tiwala lang! Sa kabi-kabilang mga issues ng buhay, ang hirap basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba nating magtiwala? Yan ang tanong. Magsama-sama tayong muli sa isang makabuluhan at masayang programa na pinagkatiwalaan ng madla. Samahan natin ang Live Talks with Ding and Guests upang talakayin ang mga current issues ng buhay, kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon. Tiwala lang Live Talks every Sundays at 8 p.m. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy sa panalangin, basahin po muna natin ang Mateo 13:18-23. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga nasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing na laglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe kaagad at masaya niya itong tinatanggap. Ngunit hindi tumitimo sa ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito na nanatili at sa pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahuhulog sa may damuhang matini na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay, at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkakaroon ng bunga sa taong iyon. At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito'y namumunga ng sagana. May tig-100, tig-60 at may tig-30. Dumako naman po tayo sa ating panalangin para sa bansa at sa simbahan. Father God Almighty, muli po namin nilalapit sa inyo ang mga otoridad. Sana po magkaroon sila ng puso mapagkalinga, karunungang mula sa iyo para sa mga plano at pagpapasya ay ikaw ang makasama. Salamat din po, Lord, sa mga basic commodities po namin na sana po laging abot-kaya at abot-kamay lalo na ng mga kapatid namin, mga kapuspala. Bigyan niyo din po kami ng obedient heart para masunod namin ang mga protocols at maging epektibo ang community quarantine.
Salamat din po sa bumubuhos na donasyon mula sa mga taong may mabubuting puso at sa gobyerno na nagbibigay ng sak sa mga nawalan ng trabaho. Dalangin din po namin ang economy. Sana po tuloy-tuloy ang pagsigla nito at marami pang investors ang dumating at ang mga naluging negosyo ay muling magbukas upang makapagbigay ng trabaho sa ating mga manggagawa. Ilalapit din po namin, Panginoon, ang mga frontliners po namin, especially yung mga medical health workers, yung mga men in uniform, essential workers. Bigyan niyo po sila ng malusog na pangangatawan, strong immunity system, at spiritual guidance ng po, Lord. Dalangin din po namin ang good governance sa lahat ng sangayon ng gobyerno. Mawala po sana ang korupsyon at maibigay ang mga benepisyo para sa tao. Dinadalangin po namin din ang mga ospital. Sana po maging sapat ang mga kwarto para makapag-admit ng mga COVID patients din po. Salamat din po sa internet kung saan nagkakaroon kami ng online churches, ng schooling, ng iba't ibang events. Salamat din po, Lord, sa media na patuloy na nagbibigay ng fair at walang bias na pag-uulat. Dinadalangin din po namin ang lahat ng manggagawa. Sana po kayo ang matumbay ng pagkakataan po nila. Sana din po ang justisya sa ating bansa ay maging fair. Pumanik po sa tama at di po sa mga ma-influensya lamang. Mapuksana din po sana ang coronavirus na ito upang mabalik na kami sa normal na pamumuhay. Dinadalangin po din namin ang mga online churches. Sana po they remain strong, dedicated, at huwag po sana silang manawa sa pag-share ng iyong mga salita. Nilalapit po namin ang aming bishop, mga pastors, mga workers. Ganon din po ang aming mananampalataya. Kayo po ang magbigay ng guidance, ng protection, ng dedication, at blessings sa kanilang lahat. Nilalapit din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na naghihirap. Sana po, Lord, na-provide sila ng pagkain sa bawat pagkainan, ng tahanan sa mga homeless, at spiritual guidance din po. Nilalapit din po namin ang cure and vaccine na sana po ma-discover na at maging effective and available para sa lahat. Hinihingi din po namin ng sa kapwa-tao po namin na bigyan niyo po ng pag-respeto sa bawat opinion ng bawat isa, na huwag po silang magbatuhan ng masakit ng salita kung may pinapanigan silang politiko or kulay ng politika. Salamat din po, Lord, sa patuloy na supply ng tubig at kuryente, Lord. Salamat din po sa lahat ng volunteers na walang sawang na nagsaservisyo sa ating kababayan. Pagpalain mo po sa kanila sa aming noble work. At ganun din po, Lord, nilalapit namin ang mga kabataan, maging fruitful po sana ang blended schooling po nila. Mailayo po sila sa mga bisyo at maging active sa mga church activities. Dinadalangin po namin, Lord, na sana po maging zero cases na pandemic na ito upang mabalik na kami sa normal na buhay. Lord, dalangin din po namin na pawiin niyo po ang aming takot, inggit, pag-aalala, pagkabalisa, inis, galit, pagtatampo, sakit ng kalooban, panibugo at iba pang pangit na nararamdaman. Payapain mo po ang aming isip at puso. Paalala mo po palagi sa amin na dapat kaming maging masaya anuman ang sitwasyon namin sa buhay. Tulungan mo po kaming maging unawain ang mga bagay na mahirap namin panggapin. Ito po ang sama-sama namin panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, amen. To God in the highest.
You are great and glorious, ever watching over us, majestic and so marvelous. Highly exalted, highly exalted. We declare you're wonderful, passionate and powerful. Father, forever you are faithful. Highly exalted, highly exalted. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest place. You are the Lord God Almighty. Thank you.
the sound, sound of the fatherless crying. Who will go for us? Who will shout to the
The kingdom is coming near to you. Magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po ay magkakaroon ng atin pong pananambahan online at ang atin pong theme ngayong pong month ng September ay Thriving, Being Faithful and Fruitful. At ang atin pong title ng ating mensahe po ngayon ay Know Our Hearts. At ang atin pong text na pagbabatayan ay nasa Matthew 13 verses 1 to 23. Subalit bago po tayo muna magsimula, tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makakapag-expound ng iyong salita na kailangan po namin bilang pagkain ng aming buhay espiritual. Tulungan mo na ito ay huwag lamang maging kaalaman kung karunungan, kung hindi ito ay kaalamang nagbabago ng aming buhay. Huwag kaming maging tagapakinig lamang kung hindi tagagawa ng iyong salita. Patnubayan mo kami ng iyong banal na espiritu. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Know our hearts. Ang atin pong pagdidiinan ngayon sa atin pong mensahe ay ang katuruan na ito. We must recognize what kind of heart do we need in order to become faithful and fruitful children of God. Kung nais po nating maging faithful and fruitful child of God, we have to know kung anong klaseng puso meron tayo. At kung ano man ang kailangang pagbabago, ito'y baguhin natin upang tayo ay maging faithful and fruitful child of God. Ang Matthew 13 verses 1 to 23 ay ang ating Panginoon Jesucristo mismo ang nagsabi nito. At ito po yung tinatawag po na parable of the sower. Parable of the sower. Ito po ay very popular at alam ko po na marami ang nakakaalam ng sinabi ng ating Panginoon Kristo. At ito po ay nakasulat din sa Matthew at saka sa Luke, sa Synoptic Gospels. At mapapansin po natin na iba-iba sila ng emphasis at pagpapaliwanag, pero napapaliwanag pong mabuti ang parable na ito. Importante po sa ating Panginoon Jesucristo ang parabolang ito. Atin pong pag-aaralan. Hindi ko po na po ito babasahin ang text sapagkat ito may kahabaan. Akin na lamang po i-istorya sa inyo. Ang parable of the sower, ang ating Panginoon Jesucristo ay nahandoon sa sea. At pagkatapos noon ay nung makita niya ang maraming tao, ay ang kanya pong ginawa ay sumakay sa bangka
at para hindi makatungtong ang mga tao doon sa dalampasigan, doon po sa sea, para po siya nakikita ng marami. At sinabi niya ang istorya na ito. Isang magsasaka ang naghasik ng seed. At ang seed ay napunta sa iba't ibang lugar. May napunta sa daan, may napunta sa batuhan, may napunta sa dawagan, at may napunta sa matabang lupa. Ang napunta doon sa daan, dahilan po alam naman natin ang daan ay patag, nakita po ng ibon yung seed na yon at kinuha. Hindi na alam kung ano ang nangyari. Nawala na ang seed. Subalit, yun naman pong nahulog sa batuhan. Alam niyo po, sa Israel, pagka po sila, meron pong taniman na bato ang nasa ilalim pero lupa ang nasa ibabaw. Kaya po pagka meron pong seed na nahulog, ay ito po ay mag-i-sprout dahil meron pong tubig dun sa bato at madali po itong tumubo kaagad. Pero dahil sa wala pong root na makapenetrate dun sa batong yaon, pagka po umaraw, matutuyo. Kaya po mababawali-wala ang halamang yaon. Subalit meron din naman po na napunta sa dawagan. Maganda rin po ang lupa ng dawagan, kaya nga lang meron pong mga tinik na kasabay niyang tumubo. At dahilan sa nainis ang seed, lumaki pero wala siyang bunga. At yun naman pong nasa mabuting lupa ay tumubo, at pagkatapos ay nagkaroon ng mga bunga, at pagkatapos ang kanyang mga bunga ay nahulog din at nabuhay, at marami pang bunga ang na-produce. Yun po ang mabuting lupa. At alam niyo po, sinabi ng ating Panginoong Kristo, ang may pakinig ay makinig, at nag-alisa na ang mga tao. Subalit, nagtaka ang mga alagad, bakit hindi naman ipiniliwanag ng ating Panginoong Kristo? At tinanong nila, at ng ilan, kasama ang mga alagad na natira, ano ba ibig sabihin ng parable, ng ibig ng talinhagang ito na sinabi mo, yung parable? Alam niyo po, ang ibig sabihin ng talinhaga o parable, earthly things with heavenly meaning. Earthly things with heavenly meaning. Meron pong, meron sinabi si Jesus na bagay na panlupa, pero meron pong kahulugan na panglangit. At yun po ang parable. At sinabi ni Jesus sa inyo, ipapaliwanag. Subalit doon sa mga hindi interesado, napakinggan nila, subalit nabaliwala ang kanilang nadinig. At ipinaliwanag ni Jesus ang parable na ito. Yung naghahasik ay yung nangangaral ng salita ng Diyos. Sa kanilang context noon ay si Jesus. At yung inahasik, ang seed ay word ng God. At ang ground na iba-ibang klaseng ground ay ang puso ng tao. At yun po ay ipiniliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Yun pong mga yon ay puso ng tao. Ano-ano po ang mga puso na binanggit dito? Ano po ang mga different kinds of heart? Number one, the hard heart. The hard heart. Yung puso na matigas. Sa Mark chapter 4, verses 4 and 15, sinabi po yung parable din yon na binanggit sa Matthew, ganito po ang sinasabi, "As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some people are like seed," verse 15, "along the path, where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them." Mapapansin po natin ang tatlong R dito sa nahulog sa daan.
Una ang response, ikalawa ang reaction, ikatlo ang result. Ang response ng tao na nakapakinig ng salita ng God, response to God's word. Mapapansin po natin, hindi niya inunawa ang salita ng Diyos. Kaya nagkaroon ng karapatan si Satanas na kunin ang salita ng Diyos. Hindi niya inintindi ang salita ng Diyos. Katulad po ng mga nakinig. Ano po? Biruin ninyo, sinabi ng ating Panginoong Kristo na ang may pakinig ay makinig. Nang ibig sabihin, yung nakapakinig ay intindihin. Pero tinapos ni Jesus at nag-alisan ng mga tao. Hindi nila inunawa ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, pagka hindi natin iniintindi ang salita ng Panginoon at pinapatigas natin ang ating puso, may karapatan si Satanas na kunin ito sa atin. Katulad po ng sinabi sa verse 19, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it. Si William Barclay ay nagsabi ng ganito sa kanyang commentary tungkol sa parable na ito. Yung hindi umuninawa ang salita ng Panginoon. And I quote, "What Jesus really meant is this. People can become so dull and blunted in mind that when God's truth comes to them, they cannot see it. It is not God's fault. They have become so mentally lazy, so blinded by prejudice, so unwilling to see anything they do not want to see, that they have become incapable of assimilating God's truth." Hindi nila inunawa ang salita ng Panginoon at nakuha ni Satanas ang salita ng Diyos, sapagkat may karapatan si Satanas na kunin kung ayaw naman nating intindihin ang salita ng Panginoon. Pero heto, ano po ang resulta noon sa hearers? Walang kaligtasan. Kaya pala kinuha ni Satanas para hindi niya maunawa ang mabuti at hindi siya maligtas. Tingnan po natin sa Luke 8 verse 12. "Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved." So that they may not believe and be saved. Ang purpose ni Satanas sa mga hindi umuunawa ng salita ng Panginoon, hindi dapat magtagal ang salita ng Panginoon para hindi sila maligtas. So, hindi pupunta sa langit ang mga taong ito dahil hindi nila inunawa ang salita ng Panginoon. Hard heart. Kaya pagka tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon, unawain natin, sapagkat yun ang tsansa ni Satanas. Kung ayaw nating unawain, kukunin ito ng ating kaaway. Ikalawa, hindi lamang po hard heart, kundi shallow heart. Sa Mark chapter 4 verses 5 to 6 and 16 to 17, ganito po ang sinasabi. "Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Others, like seed sown on rocky places, hear the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away."
they quickly fall away. Ito po namang shallow heart. Maganda ang response. They accept the word of God joyfully. Pero wala pong lalim. Ano ang nangyari? Natuyo. Ano pong ibig sabihin nito? Kung mapapansin po natin, yung nahulog doon sa batuhan at nakapakinig ng salita ng Panginoon, ang kanilang nag-drive sila ng emotion. They were driven by their emotion. Emotion na lang ang ang kanyang paraan ng pagtanggap sa salita ng Panginoon. They received joyfully the word of God. Mark 4:16. Others like seed sown on rocky places hear the word and at once receive it with joy. Receive it with joy. Si Warren W. Wiersbe ay nagsabi tungkol sa talatang ito. Ganito po ang kanyang sinabi. This represents the emotional hearer who joyfully accept God's word but does not really understand the price that must be paid to become a genuine Christian. There may be great enthusiasm for several days or weeks, but when persecution and difficulties begin, the enthusiasm wanes and the joy disappears. It's easy for fallen human nature to counterfeit religious feelings and give professed Christian a false confidence. Ang nag-drive sa taong ito ay emotion. At they fail to internalize the truth. No root of God's word sa kanila. Sa Matthew 13 verse 21, sinabi po rito, but since they have no root, they last only a short time. Hindi po ba meron mga ganon na masayang-masaya pagka nakakapakinig ng salita ng Panginoon? Pero pagka meron ng trials, dahil sa word ng God, ayaw na. Ayaw na. Nababaliwala ang salita ng Panginoon. They were driven by emotion. They failed to internalize the truth. At ano po ang nangyari? They experienced undesirable consequence dahil sa salita ng Panginoon, and they are actually unable to bear the persecution. Sa Matthew 13 verse 21, ganito po ang sinasabi, when trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. They quickly fall away. Yung pong merong shallow heart, masaya, nakapakinig, pero walang lalim ang kanyang commitment sa salita ng Panginoon at madali siyang nawala. Yun po ang nangyari sa shallow heart. Hard heart, shallow heart, at ang ikatlo, crowded heart. Crowded heart. Sa Mark chapter 4 verses 7 and verses 18 to 19, ganito po ang sinasabi. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants so that they did not bear grain. At sa verse 18, still others, like seed sown among thorns, hear the word, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Making it unfruitful. Ano po ang pinakita ng ating Panginoong Kristo dito? May nahulog, yes, may lupa, maganda ang lupa, kaya nga lang may sumabay. May sumabay sa kanya na mga tinik. Sabay silang lumaki at yung tinik na yon ang umini sa kanya. Tumubo siya pero wala siyang bunga.
Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo? Kung mapapasin po natin ang tatlong A sa mga talatang ito sa crowded heart, mapapansin natin ang attraction, aspiration, and affection. Attraction for the care of this world. Na-attract siya sa ganda ng mga kayamanan ng mundong ito. Sa Matthew 13 verse 22, the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Meron po nagsabi ng ganito si John Wesley, anything that cools my love for Christ is the world. Ano po ang letter A na naging problema nitong crowded heart? Ang kanyang aspiration for riches. Matthew 13 verse 22, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the world. Alam niyo po yung word na worry, ang ibig sabihin nun ay choking, sinasakal siya, nahihirapan siya. Yes, alam niya ang word ng God, pero nag-aalala siya sa kayamanan. Ang nagpapahirap sa kanya ay ang kayamanan. At ano ang nangyari sa kanya? Natalo ang kanyang desire na mag-aral at maisapamuhay ang salita ng Panginoon. Dahil ang kanyang buhay ay merong umiinis ang kayamanan. Kayamanan. Kamusta na po sa atin ngayon? Ano ang nagpapahirap sa atin para hindi mamuhay ng ayon sa salita ng Panginoon? Hindi na tayo nakikinig ng salita ng Panginoon kasi ang dami natin ginagawa. Ngayon, sa inyong ginagawa, sa ating worship service dito, baka naman hindi kayo nakikinig. Napapakinggan ninyo, pero may ginagawa kayong iba. Sinasabayan ninyo ng ibang activity. Hindi kayo makapag-concentrate. Ito po ay umaagaw sa salita ng Panginoon. Anything that cools my love for Christ is the world. Hindi lang po aspiration for riches, kundi affection for lust. Sa Mark 4 verse 19, and the lust of other things entering in, choke the word, and becometh unfruitful. Noong nakaraang mensahe po ng ating Pastor Ray, nagbanggit siya sa kanyang introduction ng tatlong S na kalaban ng mga Kristiyano. Satan, surrounding, and self. Satan, surrounding, and self. At alam niyo po kung ano ang pinakamahirap na kalaban? Self. Self. Sapagkat pagka pumasok na yung desire ng riches, ng lusts, ito ang nagbibigay sa atin para hindi lumago ang ating buhay Kristiyano. Marami tayong iniintindi, hindi natin may pagkatiwala sa Panginoon. Crowded heart. Crowded heart. At hindi tayo nagkabunga. Pag sinabi pong bunga sa Christian life, ay posibleng tao, yung dinidisciple natin. Wala tayong ganun dinidisciple, hindi tayo nagwi-witness. Alam naman natin gawin yon, kasi wala tayong time. Ikalawa, na fruit, character. Hindi nakikita sa atin ang character na katulad ng ating Panginoong Kristo. Kino-condemn natin ang iba, pero hindi natin nakikita ang ating sarili. Katulad ng sinasabi dun sa James, na ang salita ng Panginoon ay parang salamin. Nakita mo yung sarili mo na merong madumi sa iyong muka, pero hindi mo inalis yung muta dun sa mata mo. At nakakita ka ng muta sa iba, nagtatawa ka. Ay, ang laki-laki ng muta nun. Pero alam nyo, ang sinabi dun, love, mas malaki kaysa sa iba. Ano nangyayari? We condemn others, pero hindi natin nakikita ang sarili natin sa salita ng Panginoon. Hard heart, shallow heart,
crowded heart. Subalit may maganda na sinabi ang ating Panginoong Kristo na uri ng puso, the fruitful heart. Fruitful heart. So Mark chapter 4 verses 8 and 20. Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop. Some multiplying 30, some 60, some 100 times. That's a verse 20. Others like seed sown on good soil. Hear the word, accept it, and produce a crop. Some 30, some 60, some 100 times that was sown. Ang ganda po ng pagkakapaliwanag ng ating Panginoong Kristo rito. Ating maobserbahan ang response, motivation, at ang production sa talatang ito. Ano po ang response na nakapakinig ng salita ng Panginoon? Na yun po ang mabuting lupa na sinabi ng ating Panginoon. Hear and understand. Hear and understand. Pinakinggan at inunawa. At nagsuffer siya sa consequence ng pagtanggap niya ng sasalita ng Panginoon. Posibleng may trials, pero in-endure na yon. Yumaman ang salita ng Diyos sa kanyang puso. At siya ay nagkaroon ng maraming bunga. Inuunawa po ba natin ang salita ng Panginoon? Isinasapamuhay ba natin ang salita ng Panginoon? Yon ang dapat nating maging response. Hear and understand. At hindi lamang po response, kundi yung tamang motivation. Ano ba ang motive natin? Bakit tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon? Honest and good heart. Honest and good heart. Sa Luke 8 verse 15a, ganito po sinasabi sa King James Version. But that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word and keep it. Iningatan niya ang salita ng Panginoon. Iningatan niya. Honest siya. Mabuti ang kanyang puso. Ina-apply niya ang kanyang natutunan. At lumago ang kanyang buhay Kristiyano. At yun po ang ikatlo, production sa kanyang buhay. Production of his life. Bear fruit with patience. Bear fruit with patience. Yung word na patience ay nagtiis siya kahit may trials dahil sa salita ng Panginoon, at lumago ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Anong klaseng puso meron tayo? Siya sa atin natin ang ating puso. We must recognize what kind of heart do we need in order to become faithful and fruitful children of God. We have to know what kind of heart at present. Tayo ba yung hard heart? Tayo ba yung shallow heart? Tayo ba yung crowded heart or fruitful heart? Tayo ba yung nahulog sa daan? Tayo ba yung nahulog sa batuhan? Tayo ba yung nahulog sa dawagan? O tayo ay nahulog sa mabuting lupa? Kayo ang nakakaalam. Kayo ang nakakaalam. Napakinggan po natin ang ating mensahe ngayong umaga about knowing our heart. At sa atin po mga discussion ay group ay narito po ang guiding questions. Ano po? Inyo pong pakinggan at nasa inyo pong screen. At inyo pong kopyahin para po sa inyong group discussion, sa inyo pong discipleship group. Narito po ang mga tanong. Una po,
Ayon sa parable of the sower, ano-anong mga uri ng lupa ang napaghasikan ng mga binhi? Ayon sa parable of the sower, ano-anong mga uri ng lupa ang napaghasikan ng mga binhi? Ang ikalawa, ano-ano ang naging kalagayan at kinahinatnan ng mga binhi sa bawat uri ng mga lupa? Ano-ano ang naging kalagayan at kinahinatnan ng mga binhi sa bawat uri ng mga lupa? Ang ikatlo, saan ikinumpara ang mga hasik, ang mga binhi at ang mga uri ng lupa? Ano ang ipinauunawa nito sa atin? Saan ikinumpara ang mga hasik, mga binhi, mga uri ng lupa? Ano ang ipinapaunawa nito sa atin? At ang ikaapat, paano tayo magiging matapat at mabunga bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesus? Paano tayo magiging matapat at mabunga bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus? Ilan po mga pahayag? Meron na po tayo uli na online ministry na pinamagatan pong meron pong pamagat na Equipping the Saints. Kami po ng Pastor James ay bibigay sa inyo ng mga aralin. Kami po ay salitan at dalawang beses po ako sa isang buwan at siya rin po ay ganon. At salitan po kami at pakinggan po natin ito kasi po ang goal po nito ay ma-equip ang ating mga members. Ano po, ito po ay tuwing Sabado alas 8 ng gabi. Every Saturday, 8 p.m. Ipag-anyaya po ninyo sa inyong mga kapatid, sa lalo na po kung sa inyong mga Bible study group para po sila ay mapatibay. Ano po? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Tulungan mo po na huwag masayang ang mga salita mo na aming napapakinggan. Sapagkat inaalanais mo po pala kami kung kayo mi po ay kabilang sa hard heart, shallow heart, crowded heart, or fruitful heart. Tulungan mo po na kaming lahat ay maging fruitful upang huwag masaya ang iyong ipinagkatiwala na salita mo na napapakinggan namin. Basbasan mo po ang iyong mga anak. Huwag mo po silang pababayaan. Tanggapin ninyo ang mayamang pagpapala ng Diyos Amang, ang walang hanggang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pakikipisa ng Diyos Espiritu Santo ang maghari sa inyo hanggang sa makita natin siya ng mukhaan. Amen and amen. Rejoice in the Lord always, and again I say again.